Ay nabanggit mo about representing the Philippines kasi hindi rin bago yan sa Aura at sa Bren. Remember na yung Bren nagkaroon din ng mga off-season tournaments na recently international din na nakakuha rin sila ng mga kampyonato. At grabe naman yun, hindi na delay yung wagon kaya dahil nga, sa range ng bro. Oh, kaya nga isa yan sa mga strengths talaga ng isang Brody, yung range niya. Oh. Habang hinahabol mo siya, pag tinatamaan ka niya, pabilis pa siya ng pabilis. So, medyo nagiging annoying kung wala kang gap closer. Kaya rin sila napapili dito ng Johed para ma-unstoppable push. Tsaka, ang ganda rin ng Yuzong kasi against Brody eh. Lalapit at lalapit talaga. Hindi mo naman pwedeng second skillan kung Brody ka yung Yuzong habang naka-dragon. Baka ikaw pa yung matulak. Usip yun dito. Aba? Ang ano talaga eh, ang tibay talaga. Tibay pero talaga. Si Kinowash talaga dito, nakahuli na rin nila Ribo. So nakikita mo ang ginagawa nila dito, talagang hinahayaan lang ni ano, pinipilit nila sino mauna sa level dito si Ribo sa baba at level 4. Kasi kumbaga ganito lang yan eh, di ba magkatapat sila dito sa XP lane, paunahan sila makakuha ng level 4. Kung sino na makakuha ng level 4, kapag sabay sila, ang gagawin ni Kilowash, pag nakita niya si Ribo ng Feathered Airstrike, susundan niya. Yep. And ngayon, lilipat si Grid dito sa baba. Para lang mga... Kasi intention laban dito sa baba eh. Oo, pauna. Ay, iatap si Kilowash! Ang ganda ng bait. Nakita mo yung bait ni Ribo. Hinintay niya na mawala yung Dragon Tail. Mm-hmm. At hinintay din ni Lusty. Ngayon, minirror dito ng Aura, yung rotation. Grabe yung damage ni Lusty. Ni iba. Grabe yung damage ni Curl. Sakit. Nahawi si Hades doon. Ang sakit ni Kuya Curl. Naku, ang sakit ng Bren. This is Bren with their best form right now at the 2-minute mark nitong game natin. Lusty creating the place for his team. Never, actually bira ko kasing makita na ma-first blood si Kilowash sa kanyang lane. So talagang Lusty and Few outwitting Kilowash dito sa baba. Mm-hmm. And clearly, hinahanap na nila dito si Ribo. Nakapwesto sila lahat dito at gusto talaga nila kunin yung kill. Mapipilitan si Ribo na gamitin yung wings by wings pero kailangan niya din umalis dito agad kasi nandito na yung mga members ng Aura pero hindi din nila natumba si Lusty. Yeah, at saka wala kasing ulti si Grid eh. Kaya wala siyang level 4. And oh no, that was a wasted attempt. Wasted attempt para dito sa Aura. Meanwhile, Few is Down. Kakasabi ko lang, pag-flicker pa lang sana siya, napa-flicker siya, mali siya ng pasok. Diversion yun, ha? So, wasted diversion. Para kay Few dito, mainit pala ng bugbugan. JP, here we go. Nag-drago na ngayon si Kilowash. Pero pulado kagad si JP. Mabubuhay pa siya. Pero tinamahan siya ng Feather Airstrike. Habang sila siya tina-target dito. Ribo, pulado na din. Benny QT, Si Flap. Mali ata ng targeting ang side ng Aura ngayon. Miscommunication for their side, pero mukhang okay lang dahil makuha sila ng dalawa. Pero si Flap, Dizzy, as the Lapu-Lapu, pinapaalis na kayo sa inyong mga lupain. Nakabawi bigla ang Bren. Tumabla pa ang laban. And with that, Aura PH, even though lamang sila sa gold, I think ibibigay ko yung panalo dun sa Bren kasi I think carry ata yung napatumba nila. Oo, si Hades. Alam mo, ito lang manasabi ko doon, the great equalizer. Ay, oo. Pero patay din si Curl Tizzy pala. Patay din si Curl. So, ibig sabihin dito, kung ano man yung nakuha lamang bigla dito ng Aura PH, napantay yun. Oo. Kasi, kung iisipin mo, kung hindi napunta si Flap doon, automatic turtle na yun para sa side ng Aura. Oo. At yun yung maganda kay Flap eh, no? Siya yung type ng side laner na talagang sumasama. Mm-hmm. Hindi siya yung super stay lane lang talaga na side lane. Lagi natin nakikita yun, hindi lang sa thumps niya, pati rin sa mga lapu-lapu pick-ups niya. And look at this. At saka kalaban niya na naman kasi Esmeralda. Ayoko, so, kaya sabihin, alam niya eh. Kailangan niya talaga magpakatotoo sa sarili. And lolokon tayo dito, tulong ko. Alis na lang siya dyan. So ibig sabihin, mas may freedom yung lapu-lapu kasi mas marami siyang utility as compared sa isang Esmeralda. Even though nandun din nauna actually si Benny Cutie, mas naging tama yung timing ni Flap doon sa baba. Plus, Bren Esports, kung titignan mo ngayon si Ribo, buo niya na rin yung Clock of Destiny, Butters. 4 mm-hmm. minutes. This is going to be a huge problem. Farsa. Hop. Na masakit na yung damage, Kuya Butters. Paano mo huhuliin tong Farsa na to? Level 7. Clock of Destiny. 4 minutes in. Alam mo, hindi yan yung mga bagay talaga na hindi nila mapipilit. Oh, kailan eh. Pero si Ribo dito, kakasabi lang.
Kakasabi lang. Wings by wings. Wings, wala wings by wings. Nagamit yung wings by wings. Oo. Actually, kakasabi lang natin paano po pipigilan yung Farsa at sa wakas nakita na yun ang Aura PH. Meanwhile, Kiluwash, tinitarget pa rin sa bottom lane. Ang sakit ni Carl TZ, torn the point memory. Tatamaan si Kiluwash dito. Pero hindi magiging enough yung proc ng orange buff. Pero mukhang kukunin nila dito ang tower. Aura PH still in this game, of course. Tabla ang laban natin, Butters. 1,000 lang ang kalamangan. Torn apart memory, kamunti ka na doon. Tama ka doon man, Jean. Pero si Ribo pa rin, dito talaga yung pinaka-target nila. Hindi nila papakawalan to. Nag-flicker pa alis. Pero masyadong lumalim dito si Grid. Na-bait ata si Grid doon ng wings by wings. Even though nakuha ng Torre dito ang Aura PH. Delikado sila dahil mukhang mag-abol ang side ng Bren. Meron bang diversion ultimate na magaganap? Mukhang wala. At tower for a kill. Aura PH. Butas. Okay. Bigla yung top. Ngayon, Bren Esports. Kung napapansin nyo, hindi nagtuturtle dito yung Aura PH. Pero not necessarily na nanalo ang Bren. Kasi kung papansinin mo, in terms of map control, mas may torre na nakukuha na dito yung side ng Aura PH. Yung dalawang torre doon sa may top lane na nakikita natin, natutumba sila, pero manjin may laban natin. Here we go, Zaman Force, pumasok na, Unstoppable Force. Pero free hit si Ribo doon sa patang gilid. Tatlo ang tatamaan. Nice positioning from the doctor. Doc Ribo is in Maniac! Sabay si BenQ din na lang natira, pero hindi na mapupuno ang buhay niyan. Ribo with this Farsa. Kung makikita mo yun sa replay, kung meron man, Butters, napakaganda nun. Tatandaan mo, you watch the replay. Si Kabian na isa sa mga tropa natin. Pero alam mo, eto lang ha, hindi pa rin ata makukuha itong middle lane turret. And look at this! Another pick-off! Ubus na naman. And Greed, again, getting picked off. Oh my, Bren Esports, hindi nila hinahayaan JP dito ang Aura. At mukhang yatap ata si JP. Mapapilitan siya magamit ng Summon Force dito. But look at the Feathered Air Strike from the back. Ang hirap makapasok ngayon kung Aura ka. Kasi ang nangyari, Kuya Butters, Diversion Ultimate ay ano, Rotation, Vacuum, tapos Doc Ribo Feathered Air Strike. Kakaiba ang bigayan dito for the side of Bren Esports. Mas na-utilize sila dito yung strategy na sinetup nila. Aura PH dito, kaya pa nilang bumawi dito. Kailangan lang nila mag-soldier on for now. Kailangan nila hanapan ng paraan kung paano matatanggal si Ribo agad sa equation kapag naglalaban-laban na. Oo, sa tingin ko si Ribo talaga main target dapat ng Aura PH. Kasi kung iisipin mo, si Carl TZ kaya nila iwasan eh. Pero yung Feathered Airstrike, well, magkasing layo naman yung torn apart memory tsaka feathered airstrike. Pero kasi ang laging umaharap, si Carl TZ, ang tunay na damage dealer, si Doc. Si Ribo ang ano eh. Si Doc, Doc Ribo. Kapag ka nagkakagulo na, si Ribo ang usually talaga na hindi mapapansin. Ayan oh. Pero meron ngang replay pala talaga. Ayan oh. Ay, you watch the replay. Nakita mo yung pwesto ni Ribo doon, Kuya Butters. Nandun talaga siya sa pinakagilid. Smart position. And perfect execution of the Feathered Airstrike. And right now, both of the teams, gusto nilang kunin tong turtle. Well, actually, mas bumapabork to sa Bren, pero tignan mo yung pwesto na naman ni Hades. Oh, but this is JP creating the place. Si Few ang unang mawawala dito. Si Ribo ay makikita nila. Pero nandito yung camera sa may bandang turtle. Sino makakuha nito? Wala nang zaman po si JP dito. Habang sila sinahabol ngayon si JP, makakapatay pa rin si Ribo dito. Sinasabak-sabak niyo si JP, pero makakapag-dash out si JP. Si Flap TZ ay nandito na din. Masyado siya makunat ngayon. Pero Aura pa din ang lumalamang. Anong nangyayari? Bigla Butters, bigla na lang Aura PH yung lumamang dun sa laban. Okay. So, magandang effort yun para sa ng Aura PH. Pero ang pinaka-pinaglabanan dun is yung turtle. Yung turtle, after nung laban na yun, men, naging Lord. Oh, so parang nabitin lang din. Nabitin lang din ang laban. Pero ang maganda dun, yung pwesto ni Hades. Grabe po pwesto tong taong to. Laging nasa likod. Ginawa din nila to nung game number 1. Oo, at yung pwesto niya kanina, panghuli kay Ribo. Oo. Kaya hindi nakakuha si Ribo. Na-figure out ni Hades, ikaw pala ang pinakamainit na Farsa sa ngayon. And this time, Aura PH, hindi sila basta-basta napapatumba. Hades with the heptasis, for sure. Kayang-kayang agad pumitas nitong Lancelot na to. Pero kailangan din mag-isip ng Bren dito kung paano nila tatapusin agad to. Tatandaan mo, Esmeralda Harris yan. Oo. Late game kings. Yeah. This is it. Yep. At for sure, madadali itong si Carl TZ kapag natalunan siya ng Esmeralda. And even the Jawhead,
easy targeting for Aura PH. Ang maganda kasi sa Esme, pare, pindutin mo lang yung second second skill. Di mo kailangan to target. Mm-hmm. Kasi automatic na AOE yun eh. Yung second skill, pindut-pindut ka lang second skill niyan, okay ka na eh. Mm-hmm. Eh, ganun talaga. Pinaka, pinaka-ideal lang dyan is pindutin mo yung armor, pindutin mo yung damage, armor damage. Oo. Oh. Pabilisan lang ng kamay. Yep. So, naniniwala ako sa'yo na talagang may late game capability ang Aura ngayon. So, Bren needs to be aware na yung positioning nila ay mahalaga din. Kailangan nata nila magtabi-tabi. Kailangan nila magsama-sama dito. Yung Aura, ganun na din yung ginagawa. Na-realize na ni Aura dito na hindi basta-basta din yung damage na pwede dalhin ng Bren. Pero gusto nila si Pew. Si Pew ang magiging main target dito dahil wala kang wings by wings. That is of course a better airstrike para kay Ribo dito. Kaya niya kaya patumbahin. Habang nasa likod sila Benny Cutie dito, nandito papasok si Lasty. Masisipaan niya ngayon. Sino to? Si Hades. Pero makakapag turn throw si Hades. Pero makawala na rin siya. Habang si Cartesi si naging main target. Oh no! Si Lasty ang naiwan dito. Flap Tizzy ang pagiganti ng Tizzy Brothers. Pero si Flap Tizzy ang naiwan. Greed nandito na din. Takbo, Flap, takbo. Meanwhile, Benny Cutie ang kinuha, sinabot siya. Oh no, Flap! Takbo habang may lupa. Here we go. Greed. Binato. Inaliyup. Inaliyup. Welcome to Space Jam. Flap Daisy. Pulado. Second skill lang kung ikaw ang Esmeralda. Pero pumapalag pa rin sila Pulapu. Pero naku po, hindi naman si Magellan, si Esmeralda. Aura PH. Uncounted na wipeout para dito sa 11 minute mark ng ating laro. Few dito nag-diversion agad dito sa may gitna. Alam niya hindi niya pwede ibigay itong middle lane turret, and right now the Lord has been enhanced. Aura PH dito, yung hustle nila, yung paghuli nila dito sa mga members ng side ng Bren Esports, na huli din si Cardsy, nalagay din siya sa alanganin. Bren Esports dito, kailangan nila humanap ng paraan para hindi sila magulat ng Aura PH kung gusto nila manalo sa larong to. Ginulpi ni gulat ni Grid dun sa gilid eh, di ba si Few? Wala, man. I mean, hindi ka makaka-react ng basta-basta sa ganon. And Bren Esports dito, alam nila na may Lord, pero kakayanin ba nila i-contesto? Oo, galit. Oy, tinan mo, galit na galit si Benny. Ganda ng pick. Let's see. Pumasok mag-isa dito si Kiluwash. Sabi ni Kiluwash, go pa din. Puno ang kanyang pang life steal dito. At ayun na nga, nawala si Doc Ribo. Oh no, nagilidata ang side ng Bren. Gusto ng Aura itong laban na to. Pero ayun, pumasok pa rin si Raptizi. Here we go. Zaman Force sa pinakamasikip na area dyan sa part na yan. Habang yung dalawang teams ay magbaback na lang. Purple ang may iwan dito para sa side ng Bren. But look at Hades. Targeting the Lord. Box out para dito sa side ng Aura PH. Ayaw nila ibigay itong Lord na to. Greed, kalahati ang buhay. Flap Tizzy, here comes the Blades. Here comes another Zaman Force para kay JP. Ayan na, kumikrip po. Rock Devil, Rock Devil, Rock. Up! Naku, pero nauna siya. Hindi pwede ang Harlem dito. Sabi ni Flap Tizzy, wow! Pero ngayon, yung Lord. Si Carl. Carl is here. Carl. Si JP, pinalo sa ulo. Pero na-reset yung Lord dito. Napalo nga si JP sa ulo. Pero napalo din sa ulo si Flap Tizzy. Mabubuhay na rin si Ribo. Here we go. Pumapalag na lang si Carl. Ultimate para kay Carl. Nice torn apart memory. Habang magulo ang nangyayaring laban, nag-farm si Hades doon sa batang gilid. Lumipe steal lang. At mukhang magbabak na yung dalawa. Hindi pa pala. Joke lang ata. Yon, totoo na. 14 to 15. Tabla at na-reset ang laban, Butters. Ang ginawa nila doon, men. Nag-dance battle. It's all about the dance battle. Kumbaga, nag-rock, debo, rock, debo, rock. Wala, sumayaw sila ng Harlem doon sa may gitna. Galawan sila ng galawan. Lima sila. Oo. Sino nanalo? Okay, let's see. Sipa para kay Kiluwash dito. Pero nandito si Ribo. Greed, here we go. Lasty, pulado na din. Benny, abutin niya ba si Carl? Uy, no. Makikita niya si Carl Daisy dito at mukhang hindi tatama ata yung Falling Star Moon. Pero napakagandang targeting system para dito kay Creed on getting Carl Daisy. Nice vacuum in para kay Flap! Ribo! And Flap! It was a bait! It was a bait all this time! Bren Esports getting 4 heroes and still tabla pa rin ang laro! Flap! Tizzy Ribo connection, ladies and gentlemen. Nung akala dito nung Aura PH na kaya na nila, nawala lang si Cartsy, merong Flap
at merong Rebo na sumalba ng game para sa kanila. Looking at the fight right now, nalagay si Carl C sa isang magandang posisyon. Ang ganda ng pwesto na ginawa ni Benny Cutie doon. Pero kung papansinin mo, sila Heidi, sila Benny, nandun sila sa may backside. Kaya nilang i-torn, tear apart yung lineup dito na ginawa ng BREN Esports. Pero ang sagot ni Rebo doon, isang feathered airstrike. Ang sagot ni Flap doon, isang frontline na hindi matibag-tibag. Yun na nga ang nagiging dilemma ngayon ng Aura PH kasi yung BREN, they know na pwestuhan lang talaga yung laban na to eh. Kasi kapag nangyari dito na hiwala yung suntukan, malulugi ang BREN eh. Kaya yun yung ginagawa ng Aura eh. Pinipitas nila sa mga malalayo, yung mga little skirmishes. Pero kapag nakapagkuha ng magandang setup ng pwesto yung BREN, si Flap, uy, pero malalim to ah. Malalim to, Flap. Malalim, pero Flap, medyo it is a bait. Bait to eh, bait to. It's a bait. And now, BREN, dahil doon sa situation na yun, hindi man nila nakuha yung Lord, ay nakakuha sila dito ng magandang control sa buong macro ng mapa. May nagtitip dito, mahuli ata si Aedes! Oh no! Oh! Tagalit si Aedes dito, puncture out, phantom execution, pero tatamaan siya dito ng kidlock! Oh my glove! Napakagandang teleport diversion from BREN Esports. Wala si Hades right now at mukhang libre itong Lord na to. Nabasa yung galaw ni Hades dito sa game. There's a fine line, ladies and gentlemen, in between winning or losing this game. This can go both ways. Tignan natin dito kung paano gagalaw ang Aura PH. Kukontest ba nila to? Probably not. Hindi na nila ipipilit at magde-def na lang sila. Tatanggapin na lang nila na hindi para sa atin itong Lord na to, doon tayo mag-def sa base. Pero yun yung nakukuha nung diversion play. Paano nakita si Hades doon, Butters? Ang layo noon, nakita ko sa minimap, biglang nag-TP si Pew doon eh. Probably, probably may umikot doon, probably may nandun sa brush. Oo, tapos narinig nila. Nakita, and they went straight for the pick-off. I think alam din nila na... Feeling ko si Rusty. Oo, pero feeling ko alam nila na mag-ano doon si Hades eh, magki-clear ng wave. Kaya doon nila inabangan. Oh no. I wish alam sana natin kung napakita yon. Pero tignan na lang natin dito kung paano mag-def aside ng Aura PH. Let's see, dahil basag na yung third tower, here comes the dragon once again. Ito na yung setup pa ni Creed. Pero nasa likod na naman si Doc Rebo. Nag-aabang siya ng feather airstrike. Patay na yung Lord dito. Mawala na rin yung Zaman Force. Creed now has the immortality. Nice vacuum in. Masisipa ngayon dito si Kiluwash. Let's see, torn apart memory. Papasok na naman. Here we go, another beautiful feather airstrike. Pero una mawala si Pew. Carl Dizzy tumatakbo na rin. JP targeting Carl Dizzy. And Flap Dizzy is also alive. Aura PH still defending the tower. Pero napakasakit talaga. Baka Easy Brothers to, baka Easy Nation to, BREN Esports. Still makakuha pa rin sila ng magandang kalamangan dito sa ating laro. Magandang pinapakita ng both teams natin dito. Ginagamit nila yung kanilang mga heroes sa, alam mo yun, hanggang sa limit na kaya nilang gamitin talaga. Kumbaga, hindi sila talaga dito nagkakaroon ng hesitation sa pag-team fight. Oo. Ang ganda ng laban na to. Ibang klase ng laban na to, Kuya Butters. They know their capabilities. Pero ano ba nangyari dun sa top lane? Nakita na... Oh no. Nakita naman natin talaga na may damage potential ng Aura PH. Kailangan pa rin respetuhin ng BREN talaga yon. Pero siguro dito yung naging target. Oo nga. And I think that was not the best target to have. Lusty, he has the immortality. At mukhang eto na ata. May diversion pa nang galing kay Pew doon sa bandang gilid. And here comes the classic BREN bravado. The stickers, the TPs. Pinamumukha lang nila sa Aura na mas deserve nilang spot ngayon para sa semifinals. Aura PH. Apat sa kanila ang natitirang buhay. Ito na ba ang pinaka-final hura ng BREN Esports? Last Ipurado, nandito ang Zaman Force sa loob. Ay naku! Minions lang daw ang inaatake. Pero may isang inaatake dito ng BREN. I think it's over. It's over. BREN Esports, they will go to the semifinals and will represent the Philippines. Para dito ano sa hindi pa pala. Hindi pa pala tapos! Nag-announce ka agad eh! Yung problema sa'yo! Sige, announce ko na, isa pa! BREN Esports will go to the semifinals and will represent the Philippines dito sa MPLI! Okay, maganda yung announcement.
Maganda yung announcement. Pre-practice ko yun. Pre-practice ko yun eh.